Kapila lang ang mag-asawang Chris at Ben Abantao sa mga Pinoy sa Lebanon na sinamantala ang Voluntary Repatriation Program ng gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng umiting na tensyon sa Lebanon, husod ng ground invasion ng Israel sa Lebanon laban sa Hezbollah. Mahigit 3 dekada na si Chris sa Beirut at nagtatrabaho bilang concierge sa isang hotel. Pero para sa kanya, panahon na para magbalikbayan na silang mag-asawa. Safe naman dito, kaya lang sa ngayon mas grabe kasi hindi man ako tatagal dito ng 31 years kung ganun kagulo itong Lebanon eh. Pero ngayon, iba talaga kasi ang sitwasyon ngayon. Ngayon maraming nadadamay ng mga bansa. Samantala, marami pa rin mga Pilipino ang patuloy na nakikipagsapalaran sa gitna ng sigalot. Anila, nakasanay na nila ang tunog ng bomba at putukan sa kapaligiran. Nandun na rin po yung ano na parang matutroma na rin po kami sa ano, pagka naririnig namin tuwing matutulog na gano'n. Kaya, pero ngayon, nasanay na rin po kami. Kabilang din si Miriam Fontanilla sa mga Pinoy na nais pa rin mamalagi sa Lebanon, kabila na nakaambang peligro. Nagtatrabaho si Fontanilla bilang household service worker sa lugar ng Rabie, pero umakyat sila ng amo niya sa Durshwer dahil sa mga pabubomba. Bumababa pa rin si Fontanilla tuwing Linggo sa Beirut para magbenta ng mga pagkain Pinoy sa Kapitolyo. As long as na safe naman po kami dito. Mag-i-stay na lang po muna. As long as nasa safe po kami. I mean, hindi po kami kakabahan. Kahit malayo sa bombahan ng pinagtatrabahuan ni Priscilla Napoli bilang household service worker, nararanasan pa rin niya pagyanik na kanyang tinitirhang usali sa lugar ng Adiye. Para mag-share ka din talaga. Tapos mabibigla ka. Pero dahil sa yung hindi na first time na ginagawa nila, lagi halos araw-araw, gabi-gabi na sila nagpasabog. Tulad ni Fontanilla, mas pinili ni Napoli na manatili sa Lebanon hanggat maaari. Medyo okay pa naman yung sitwasyon ko kasi medyo hindi pa naman doon sa area talaga namin yung bumbahan. Siguro po kung magiging worse, baka doon mag-decide na kami umuwi. Nagtatrabaho naman si Elma Delgado, di tunay na pangalan, sa Lebanon para sa isang international agency. At noong na-destino siya rito, handa na siya sa kung ano ang haharapin. It's always a risk. Ito yung country ng country of war. Pagkamat tanggap niya na delikado sa kasalukuyan ang sitwasyon sa Lebanon, ramdam ni Delgado ang tawag ng tungkulin. Nowhere is safe. Walang guarantee ang safety. Eh, lahat ay may risk. Dahil iyon ang trabaho ko, babalik ako sa South. Tasal naman yung Napoli na sana matapos na ang kaguluhan sa bansa. Ang mga inosento talaga na biktuhan, kaya sana matigil na siya. Kasi ang pamilya namin sa amin umaasa. So pag tuloy-tuloy sila, nabiktuhan kami, pati pamilya namin. Kasi nasuporta na namin sa Pilipinas. May payo naman si Len Abantao sa mga Pinoy. Kung maayos naman yung mga amo nila at malayo sila sa lugar ng gulo, siguro pwede silang mag-stay dito. Pero yung mga malapit sa gulo, katulad po, kailangan na din po sigurong umuwi ng Pilipinas. Kaya yung may mga pagkakataong makauwi, umuwi na lang pansamantala. Kung gustong bumalik, bumalik lang pagkatapos ng gulo. Tuloy-tuloy ang repatriation ng mga Pinoy sa Lebanon. Hanggat may Pilipino, nandito kami. Pero sana uwi na tayo muna. Kasi... Base sa talaan ng Department of Migrant Workers, maabot na sa 903 OFWs at 47 dependents mula Lebanon ang nakauwi na sa Pilipinas sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ng gobyerno ng Pilipinas. Reese Furio, ABS-CBN News, Beirut, Lebanon.